So guys, kung nakita mo to kanina, ibig sabihin nag-implement na yung developer ng Dragonary ng mga starter packs, and shinare ko to dun sa Dragonary Philippine Community Group. And after waiting for a few minutes, yun na nga, na-claim ko na yung mga starter pack ko dun sa Coinary, and then na-hatch ko na yung mga eggs dun sa application. And pakita ko lang yung mismong navigation and experience dun sa mga new dragons ko, and yung mga functionalities or features nung game, and pakita ko rin yung ibang gameplay in this video. So yun na nga guys, after waiting for a few hours and clicking tong claim once, claim all sa Coinary, finally nakuha na rin natin yung mga dragons natin. Once na nakita ko na meron ng 1 out of 4 and 1 out of 1 dun sa mga starter packs, so pumunta na agad ako dun sa game. So exciting. Guys, sobrang satisfying nung game na to, kasi literally parang unboxing. So meron din siyang surprise effect, di ba? So merong timer, and habang hinihintay ko yung ibang eggs, so tinitingnan ko bakit hindi ko pa ma-claim yung iba. Feeling ko may time talaga for that. So ayun, continuously kiniklik ko lang, binabalik-balikan ko yon, pero at the same time pinupuntahan ko yung game para makita ko kung pumasok na yung mga eggs doon. So syempre in-update ko rin guys yung group namin sa FB, since isa ako sa mga moderator dito. So meron lang konting delay bago ko nakita yung mga eggs doon sa game, and at the same time nga in-update ko rin yung FB group namin about doon sa start nung pag-hatch ng mga eggs. So alam nyo na guys, di mapakali, diba? So claim tayo ng claim dito sa Coinary, kasi nakita na natin na pumasok na isang starter pack. So ayun guys, kapag natapos na yung timer, so pwede na natin i-open yung dragon. And tingnan natin to. Pakita ko yung actual process nung pag-hatch ng egg. So open natin, and yun na, makikita natin yung dragon. Yes! So yun lang, paulit-ulit lang, same process, very basic. And yun naman yung nagustuhan natin sa game na to eh, basic lang yung mga process. So merong timer ulit na less than 20 seconds, and then once na matapos yung 20 seconds na yon, then yun, okay na, ma-hatch na natin yung egg. So hindi ko na ipapakita yung ibang mga eggs na na-hatch natin, pero that is the example. So yung long story short, bumalik lang ako sa Coinary, and then na-claim ko na yung ibang mga eggs, and then na-hatch ko na rin yung iba. So guys, after ko na ma-hatch na yung mga dragon, so yung next na ginawa ko naman is yung finorm ko na yung formation. Dito lang naman yun sa barrack. Dapat barracks ba dapat yan? Okay, so inayos ko lang yung... I mean, hindi ko pa alam kung anong okay na formation, pero tinry ko lang na i-export and i-set up. So tingnan ko yung mga dragons, and then yung mga may pinakamataas na mga statistics, yun lang na muna yung tinry ko doon sa strategy. So guys, huwag nyo muna akong i-judge dito. So hindi ko pa nababasa yung white paper fully, pero samahan nyo ako sa next video ko na himay-himayin natin yon. Pero sa ngayon, yun, sobrang excited lang na gamitin yung app and yung game na to. So unang-unang ginawa ko nung nakuha ko lahat ng dragons ko. So one farming starter pack and three mining starter pack is
in-arrange ko yung strategy ko. So, ginawa ko lang is pinili ko yung mga dragons ko na may pinakamataas na stats. And kung before, meron lang tayong free dragons. So, nilagay ko na yung 5. Mukhang up to 5 lang naman yung nakikita natin dito based sa every team. So, wala pa talaga akong idea ano ba yung mga skills nitong mga to. Pero based on sa mga previous trial ko, mukhang maganda ilagay sa center yung may shield. And quick walkthrough lang din tayo. So kapag kinlik natin yung upper left na diamond, so makikita natin yung rarity ng account natin. Kanina, kung nakita nyo, green siya. Kasi yung unang pack pa lang yung nabuksan. And mas marami kong uncommon. So ngayon, meron akong mas marami na rare. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang naman nun is yung mga commission na pwede kong makuha per game is based dun sa rarity. So meaning dun ako sa tier na yon, sa rare na level. So nascan natin yung white paper. Nakita din natin dun na yun nga, ang goal natin dito is magkaroon talaga tayo ng mas malalakas na dragon. So we want to evolve them. So yung mythical nga yung pinaka malakas dito. Like meron tong mga equivalent na number of legendary, and then yung legendary number of epic. So ito namang 80 over 80. Ayun, hindi ko pa to na-research. So pwede naman natin yan i-check later on. Pero tingin ko related to dun sa ano ba, energy or yung HP din nung ano, whole team na nagiging zero. I'm not sure. So pwede natin yan check later. Pero kung familiar ka, paki-comment na lang din para dun sa mga ibang nanonood nitong video na to. CYT, so syempre, ito yung cryptocurrency natin for this game. And dyan, I assume dyan mapupunta yung mga earnings natin sa mga games. And settings, so usual settings, andito. I think what we are missing here is parang yung option to log out. So makita nyo yung language dito, guys, lenguaje. So Spanish na Spanish din, since I think mga Spanish din yung nasa likod nitong game na to. Looking at the other buttons dito sa right side, so lahat naka-disable pa. I think yung marketplace will be open sa August 20. The rest, wala pa naman akong information. And dito sa cards, yun, makikita natin yung mga dragons. I'm not sure why, hindi ko pa nakikita yung ibang mga dragons na-open ko dito. But yeah, maybe later on mag-reflect din yan dyan. Actually guys, magugulat kayo sa last part ng video na to kasi meron akong nakita na hindi inaasahan. And I believe related yon sa ano ba, second day ng development or release ng game na to. So meron pang mga hiccups na kailangan i-address. So let's go quickly dito sa story mode, sa mission na to. Na-try ko na to dun sa Free Dragons before, hindi ako makalampas ng mission 4 kasi hindi ko pa napa-level. Ito naman yung isa naman sa Ember. So sinasabi nila na may rewards dito. So i-try din natin yan later. So try lang natin itong cave and then open natin yung nest. So dito tayo nag-catch ng eggs kanina. And then sa forge, dito naman tayo gagamit siguro ng mga elements na pwede nating i-combine. So we'll know more about it later on kapag pinag-aralan na natin yung white paper. So yun, try lang random click around. So mukhang disabled pa naman siya. So wala pa tayong pwedeng gawin dito sa part na to. And wala rin akong CYT. So I don't think makakapag-process na tayo dyan. So second day guys. So wala pa masyadong, hindi pa complete yung game na to. So dito naman sa altar, I think ito, dito yung woohoo time ng Axie, diba? So more about creating eggs and try na mag-combine ng dalawang dragon and then use an element siguro, or let's say not element but item. And then makaka-create tayo ng egg. So we'll know more about it later. Hindi pala element or item. So mukhang yung ember yon yung nakita natin kanina sa items natin.
So yung pwede natin gawin dito sa altar is create egg, mag-fuse ng mga dragons and disenchant, meaning sacrifice yung mga dragon na yun, kasi goal natin dito is magkaroon tayo ng like malalakas na dragon, so pwede nating i-convert yung ibang dragon into certain reward. So baka ito yung mga embers or items. Yung barracks na punta natin kanina for strategy, yung alchemy, hindi pa siya ma-open. So, balik tayo dun sa mismong game. Try natin yung gameplay. So, hindi nga ako manalo dito sa mission 4. Pero try natin ngayon sa rare dragons natin. And hindi na 3 to, 5 na to. So, based ito sa game, pwede mo siyang laruin manually. Once na mag-load na yung every dragon mo, pwede mong i-control manually yung mga... ano ba, specific strength ng mga dragon mo, kasi magkakaiba naman yan ng element, like may mga shields, merong mga heal, merong mga attack mode, and yun lang. So since demo lang naman to, and well, tiwala naman ako sa automatic, so sinet ko na lang sa automatic and yung speed change ko, and ang bilis guys, so talo agad yung kalaban don. So here, second round. Ayun, sobrang lakas nung 5 dragons and mismatch. Sobrang bilis. And I think yung goal ng game din na to is to really speed up yung mga game. Like, they don't want to see, I think, more than like 3 minutes na game. So, gusto rin nila na makasave ng time. And people can earn din through this. Nabasa ko lang yung 3 minutes, pero correct me if I'm wrong. So, I think madadaanan din natin yun sa website nila or white paper later on. So, yun guys, ganun lang kabilis. Tapos agad yung round na yun. And then, ano ba, try din natin yung sa embers, kasi sabi nila may rewards daw to. Nabasa ko rin dun sa Telegram nila na once na marilease na yung egg, it means na pwede nang makastart na maka-earn ng mga CYT. And given na pag-check ko sa CoinGecko, nasa ano ba, 100 plus yata yung value ng CYT, hindi ko pa ulit na-check. Siguro hindi ganun kadali pa maka-earn ngayon, lalo na yung users natin. Hindi pa naman yata ganun karami. But we will see kung ano yung mga makikita natin dito sa game. Okay, so usually hindi natin matalo dun sa free dragons. Grabe guys, sobrang bilis lang din dito. Hindi makasi yung dragon na gamit natin. And din nga, rare level. Ayun, may mga nakuha tayo guys, oh, na mga items. So mamaya i-check natin 'yon. Try pa natin isa pang embers na level or mission. And then let's see kung may makukuha pa tayo ng mga packs or items, sorry. Yun na guys. So, dahil nga second day natin ngayon, medyo nagloloko pa yung application. Kita nyo naman lahat ng mission dito na disable. And yeah, hindi naman ako nasusurprise dito. And for sure, marami pa tayong mga may encounter na bug or issues dito. And clicking yung embers, hindi tayo makapag-start ng game. Binabalik lang tayo dun sa start ng game. And I think something weird din dito sa diamond natin sa upper left. So kanina rare na tayo, so naging epic, pero iba yung color niya guys. So wala rin yung mga dragons natin dito, so something weird. And yeah, I think these are expected stuff. And since tinay din natin to without, you know, seeing yung formal announcement ng mga nasa dev ng game na to. But yes, so let's continue to
play and monitor this for the next few hours. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. If you think na meron ding ibang mga interested to see the gameplay and how to hatch the eggs, so yun, feel free to share this video and comment din para makapag-exchange tayo ng mga experience and let's interact. Thank you guys and don't forget to like the video and click the subscribe button and hit na rin yung notification bell para ma-update kita dito sa experience ko sa game na to. Nagpo-post din ako ng mga updates doon sa YouTube account ko, not just through videos. So, that's it. So, thank you guys and see you on our next video. Bye!